Yun mga boss, pakisubscribe naman po itong ating bagong channel mga bossing. So, karunong sa Pig Farm TV pa rin. Kamusta mga boss? So, I'm Jenner Marquez of Carnoso Pig Farm TV. Okay, so yun mga bossing, at andito tayo kaya Kuya Noel. So, yan. So, si Kuya Noel yung kasama natin doon sa my welding shop mga boss. At andito po tayo sa kanila ngayon mga bossing dahil syempre nag-aalaga din siya ng baboy mga boss. At puntahan natin mga bossing kasi yung kanyang baboy ay sabi niya meron daw parang galis. Mga bossing, ano? So check natin mga boss, tara at punta po tayo doon. So yun mga boss, andun po yung kanilang bahay mga bossing, at pumunta tayo dito. Ito yung kanilang pig pen. Ito mga boss. So ang ganda yung kanyang pig pen mga boss, oh. Bakal, atibay na bakal yan. So ito yung kanyang alaga, dalawa mga boss. At siguro hindi nyo mapapansin pero namumula yung kanyang balat mga bossing. Tapos may mga botel-botel, kita nyo sa mukha. Ay, sa tinga, medyo madami na mga boss. Ay, ito namumula na nga mga boss, may mga pantal-pantal na. So yan, siguro nakikita nyo mga boss yan, no? Ang daming pantal. Pero kumakain pa naman kaya Noel, ano? So kumakain pa naman mga boss. So, nagkaroon lang talaga siya ng parasitic infection mga boss. So ito, alapad na pamumula, oh. Bossing. Pagka ganito ng mga boss, parang medyo malala na yung kanyang parasitic infection. Hindi naman parang severe masyado pero nasa mild, kumbaga, nasa ano na siya, moderate na case mga boss ng parasitic infection. Hindi pa naman masyadong severe yan mga boss. Pero kailangan na nating i-treat yan. Kasi kapag hindi natin i-treat yan mga boss ay maaring mawala na yung kanyang gana sa pagkain mga boss, na magiging dahilan ng kanyang pagbagal sa paglaki. So, at ang mga ganitong skin condition mga boss, irritant din yan, nakairita sa baboy, kaya kailangan syempre i-treat natin yan. So, unang step mga boss, syempre inject tayo ng ivermectin. Yan mga boss, yung ivermectin mga boss na gamot, syempre yan ay pumapatay ng mga parasitic infection. Commonly mga boss, external parasitic infection or yung external parasites mga boss yung kanyang pinapatay. Ano nga ba yung halimbawa ng mga external parasite? Yan ang mga halimbawa dyan ay yung mga lice mga boss, lice and mange mites mga boss. So yan yung kadalasan or common na mga parasitic infection in which kayang-kaya yung patayin ng ating ivermectin mga boss. Okay, so since meron na siyang mga sugat din sa kanyang balat, kailangan natin step 2 mga boss na medicine na kailangan nating ibigay sa kanya. So inject tayo ngayon ivermectin, ano? So bukas naman ng hapon din magpa-follow up ako. Inject ko rin yan ng amoxicillin, antibiotic naman mga boss or antibacterial. Kasi kailangan ma-injectan natin yan ng antibiotic since meron na siyang mga sugat. So para hindi naman magkaroon ng mga secondary infections mga boss, ano? Yung kanyang sugat ay lumala, magkaroon ng mga bacterial infection maliban doon sa parasitic infection. So para mamatay yung mga or hindi magkaroon na ng mga ibang infection pa, is mag-inject na tayo ng amoxicillin. So yung may re-recommend talaga natin na ay amoxicillin mga boss, kasi yun ay magaling para sa mga sugat, mga bukol mga boss. Yan, amoxicillin talaga. Or pwedeng yung penicillin, okay din yun mga bossing. Ano? So pili tayong antibiotic na maganda para sa mga ganong infection, mga skin infections mga boss, ano? So amoxicillin maganda mga boss. So tanda ninyo, una ivermectin para patayin yung mga parasitic infection, yung mga parasites na andyan. Kadalasan or common is yung lice and mange mites. Tapos kalawang step natin dyan na gamot na ituturok natin ay yung amoxicillin. And then check natin sa mga ilang araw kung ano yung mangyayari sa ating alaga mga boss, monitor natin yan. Sige po, tara at magturok na tayo. Yun mga bossing, ito po yung ating gagamitin, ivermectin. Tandaan lang natin yung ivermectin mga boss ay 1 ml per 33 kg body weight. So kung hindi kayo sanay mag-estimate ng inyong mga baboy or alaga, ay kailangan timbangin ninyo talaga mga boss.
Pero ako naman mga bossing, kahit pa paano ay kung estimation lang naman, kahit pa paano ay medyo alam natin yan mga boss, ano. So estimate lang natin yung kanyang baboy, tapos kukuha tayo ng tamang gamot, tamang dami or volume ng gamot para sa kanyang alaga mga boss. Ang gamit ko mga boss ay itong ating fiberglass syringe na 10 ml, tapos may karayom tayong mahaba kaya nilagyan ko ng stopper. Yan mga boss, ano nga ba yung stopper natin? Ito po ay balot ng wire mga boss. Ginawa kong stopper lang. Ito yung mga boss. Yan, ito wire po yan eh. Yan. So, ginawa ko lang stopper mga bossing. Tara at punta na natin yung kanilang alaga mga boss. Andon, doon po. Yun mga bossing, sa estimate ko sa kanilang alaga is nasa around 60 to 70 kilograms mga bossing, ano. So ito mga bossing, so kukuha ako ng 2.5 ml. So sa ganong estimation mga boss, so 2.5 ml ng ivermectin. Tandaan lang ninyo, very important mga bossing, subcutaneous yung ating ivermectin. Ibig sabihin sa ilalim ng balat. So yun yung gagawin ko sa pag-inject dito mga boss, sa ilalim ng balat, sa likod ng tenga mga boss. Yan mga bossing, so isa palang technique na share ko sa inyo pag mag-inject kayo ng ganito mga boss, ano. So syempre kailangan maibaon natin ng maayos sa kanyang sa ilalim ng balat. So dapat medyo mahawakan natin ng medyo matagal. So mas maigi pa kainin ninyo yung baboy na tuturukan ninyo, no. Or kung kaya ninyong hawakan talaga, i-restrain. Pero ito na lang, speech na lang, pakain mga bossing. Yun mga bossing, ano, importante sa ilalim ng balat. So, pipinch nyo lang naman yung balat mga boss, ano. Pagka mapinch na ninyo, doon nyo ipapasok yung karayom. Yan mga boss, mabuti na lang 2.5 yung in-inject ko kasi may counting backflow. So at least, may pasok yung mga 2.2, 2.0 or 2 ml mga bossing. So bukas naman ng hapon, balik ako dito, mag-inject ako ng amoxicillin. Yan mga boss, so yan na muna sa ngayon. Yan mga bossing, bumalik kami dito kina Kuya Noel mga boss. At hindi talaga kami makalugar ng maga. So ito yung tinurukan natin ng ivermectin mga 2 araw na mula noon. So ito nga si Otip, kasama ko na ngayon mga bossing. Yun. Hello, hala, sige ulit niya. Hello. Hello. Ito mga boss, gumanda na yung kanyang balat. Kunti na lang yung pantal mga bossing. Dahil sa pagtuturok natin ng ivermectin. So maganda na siya. Ngayon pumunta lang kami dito mga boss para i-follow up siya ng amoxicillin. So yun, minsan pagka severe condition o kaya kahit moderate mga boss, o yung bang ano, or kahit hindi naman severe mga boss, ano, pag wag lang yung mild. Yung mild kasi okay lang sa ivermectin. Pero kung ganun na nga, moderate to severe mga bossing, so dapat meron na rin tayong amoxicillin dyan para sa mga sugat. Pero ito mga boss, medyo okay na siya. Wala na masyado yung mga, kita niya yung mga pantal niya. So dati kasi mapula yan. Kaya okay naman siya. So maya maya mga boss, turok tayo ng amoxicillin LA. Yun mga bossing, so ito merong 6 ml ng amoxicillin LA. So itong gamit kong amoxicillin LA mga boss is 0.75 ml per 10 kg body weight. So yung 6 ml boss is good for almost 80 kilograms mga bossing. So palagi kong sinasabi nga sa inyo mga boss, make sure na slightly overdose. Ngayon yung baboy niya is mga 70 to 80, so medyo okay na naman yung katawan niya mga boss at yung balat niya lalo. Pero mag-inject pa rin tayo para syempre prevention sa mga ano, prevention sa mga sakit-sakit pa sa balat mga boss, kasi baka may kunting pantal pa kasi mga bossing. So at least hindi magkaroon ng infection. Para iwas infection mga bossing. Sen, turok na tayo mga boss.
Yan mga bossing, at tapos na tayo magturok. So okay na po itong mga alaga nila mga boss. Itong alaga pala nila mga boss, okay na. So okay na naman yung kanyang balat. Ano lang nag kumbaga yung ginawa natin is for finale mga bossing. Ngayon sa mga silver condition mga boss, pwede naman natin ulitin yung ivermectin after 1 week ng pagturok natin ng ivermectin. So that is for ano mga severe condition mga boss sa balat skin condition, kasi baka yung parasites is hindi pa nauubos. So pwede nating ulitin ang ivermectin after a week mga bossing. So yan lang muna yung ating ginawa dito mga boss. I'm Engineer Marquez of Carnoso Pig Farm TV. Thanks for watching mga bossing. Please subscribe to my channel. Mga bossing, at para sa madaming tutorial tungkol sa pag-aalaga ng mga baboy, inahin man yan, fattener man yan mga boss, subscribe na po kayo dito sa ating channel mga bossing. Hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga latest natin mga video or mga vlog. Salamat po sa Diyos sa palagi ninyong panonood ng ating mga video. Bye bye po and God bless.